Imagine pupunta ka ng Baguio o Sagada o kaya Baler para mag-unwind. Ang sarap nun, di ba? Naghahanap ka ngayon ng tamang motor para sa mga ganong trip. Gusto mo yung sporty performance pero relax ang ergonomics. Dito ngayon papasok ang mga sport touring na tulad nito. What's going on, boys and girls? Joe Moto here at ito ang bago for 2022. Ang Triumph Tiger Sport 660. Guys, meet the Tiger Sport, ang sport touring bike na in-offer ni Triumph sa middleweight class. At kung hindi nyo naitatanong, ito din ang kapatid ng ever-favorite naked bike ng nakararami na Triumph Trident 660. Hindi ko makakalimutan yung pakiramdam ng unang piga ko sa Trident. Sobrang sarap gamitin at exciting ang performance. Ganun din kaya to? Paano ko nasabing kapatid niya si Trident? Because both shares the same engine na may 660cc displacement, liquid-cooled 4-stroke, 12 valves inline 3-cylinder na may 240 degrees firing order, double overhead cam na may lakas na 81 horsepower at 10,250 RPM, and 64 Nm of torque at 6,250 RPM. Fuel tank capacity is 17.2 liters, curb weight is 206 kilograms, at mabibili nyo ang Tiger Sport in blue at graphite for 555,000 pesos at 560,000 pesos naman in red. When you look at the Tiger Sport, parang ang bait-bait niya, no? Malayo yung itsura niya sa Tiger 900 tsaka sa Tiger 1200. Yan ay dahil hindi po siya purong adventure bike tulad nung dalawa. More of that maya-maya lang. Kung titignan mo yung Tiger Sport sa ganitong angulo, ito yung paborito ko eh. Gusto ko yung itsura nung front end niya dito. Lakas ng dating, di ba? Actually, medyo manipis siya tignan kumpara sa ibang competitor niya. Dito sa lower tank ng tangke, nilagyan nila to ng matte finish plastic, which is sobrang goods kasi hindi mo na kailangan pang mag-install ng mga aftermarket tank grips, di ba? Etong rubber na tank pad na to, hindi ko sure kung stock to kasi yung mga ibang Tiger Sport wala nito eh. Ang ganda, di ba? Hindi mo naiisipin baka magasgasan yung tangke mo sa mga belt bags natin o kaya sa belt natin. And may extra fairing kayo sa gilid ng radiator na nakadagdag pogi points dito sa Tiger Sport. Frame, ginamitan nila to ng tubular steel at may napaka wide na single seat. Ang ganda talaga ng mga rubber na ginagamit ng mga Triumph sa mga motor nila eh. Kung titignan mo yung upuan niya, medyo mababa siya, di ba? Pero hindi eh. Mamaya malalaman nyo sa first ride natin kung bakit. May kasama na rin siyang grab rail para sa mga back ride nyo, which is very good kasi sa Triumph Trident, binibenta ng Triumph to separately. It's a good thing na dito sa motor na to, may kasama ng grab rail. And meron siyang abang para sa mga panniers nyo. Kung nakikita nyo itong butas na to, ito yung lagay ng mga panniers nyo. Pagdating naman sa front end, ganito po ang itsura nya. O, diba? LED headlight of course, pero dito sa Tiger Sport, kapag naka-low beam kayo, kanan lang yung nailaw. Kapag nag-high beam naman kayo, sabay na siyang bubuga. Mawawala ba naman sa mga sport touring ang mga matataas na windscreen? Dito sa windscreen ng Tiger Sport, adjustable to in 6 position. Sa ngayon, nasa pinakamataas siya na setup, kung mapapansin nyo, nakatodo siya. Kapag ibababa nyo siya, napakasimple lang, meron siyang hawakan dito na pwede nyong gamitin kahit isang kamay lang. Ayan, diba? Pwede rin ganito. Medyo may katigasan nga lang ng onte, pero... At syempre, LED turning lights.
Alam nyo kung ano pang maganda dito sa Tiger Sport? Meron tong technology na tinatawag na self-canceling indicator. Ang magagawa nito, once na pinundot natin yung switch dun sa signal light, automatic siyang magka-cancel once na natapos na natin yung specific turn. And LED taillight. Oh, wala atang logo ng Triumph dito. Sa Trident, meron siya sa gitna eh. Kung titignan naman natin yung dash, ginamitan nila to ng dalawang magkahiwalay na TFT display. Dito makikita natin yung tachometer, fuel indicator dito, and speedometer. And then dito sa baba naman, dito nyo makikita or mababago yung settings ng bike. The moment, dito sa screen na to, makikita natin yung gear indicator, clock, and date. Pag gusto nyo namang ilipat to, meron siyang apat na buttons dito sa left side ng handlebar. Up and down lang. Pag pindot natin tong up, for example, pupunta tayo sa brightness settings, then pupunta tayo sa service and durable kung kailan nyo pwedeng ipa-PMS yung motor, coolant temperature, fuel status, current mileage, current fuel consumption, trip 1, trip 2, and main menu. Para ma-access nyo to, meron siyang button dito na okay button. So kapag pinindot nyo siya, makikita nyo yung riding modes, which is may dalawa tong riding modes, rain and road. Bike setup, kung gusto nyo ibayin yung mga indicators nyo or yung traction nyo, especially kung gusto nyo patayin or kung gusto nyo buksan. Then trip setup, trip 1, trip 2, display setup. Again, kung gusto nyo ibayin yung brightness at kung ano-ano pa. Dito pwede nyo ring ibahin yung pangalan ng motor or pangalan nyo pala. So pwede nyo i-type nyan, Jao. For example, type natin Jao. Medyo hassle nga lang to kasi iisa-isa inyo yung bawat letters. Then language, syempre English tayo kasi wala naman tayo sa France, wala rin tayo sa Germany. Meron din siyang mga ibang indicators tulad dito na ABS na nagbiblink. Mamaya-maya lang siguro mga 2 meters or 3 meters mawawala na to once na tumatakbo na tayo. Neutral light, low oil pressure indicator, check engine. To the right handlebar makikita natin yung kill switch and also ignition switch dito. Hazard switch dito sa baba, which is nakatago kapag nakasakay na kayo sa bike, hindi nyo siya makikita. Siguro dapat medyo pinalabas pa nila, pero anyway. Adjustable brake levers. To the left handlebar makikita natin yung high beam and also ito na rin yung nagsisilbing passing light nyo. Ayan. So kung sanay kayo sa mabilis na passing light, medyo kailangan nyo mag-adjust dito kasi ito na yung pinakamabilis nya. Pinakamabilis Competec. Ayun na. Arrow button para matagal nyo yung mga ibang information sa dash. Okay button. Modes para sa mga riding modes nyo. Ito yung easy access para mapalitan nyo ng mabilis yung mga riding modes nyo. And also busina. Front suspension, ginamitan nila to ng mahabang Showa 41mm upside down forks. Non-adjustable to by the way. Dual 310mm disc with 4 piston Nissin calipers. Samahan mo na din ng ABS syempre. Adjustable single Showa suspension sa rear para ma-adjust nyo yung preload ng bike. Hindi nyo na kailangan pang gumamit ng mga extra tools. Ang kailangan nyo lang gawin ay ikot tong knob na to. Ito siya, ikot nyo lang siya kung gusto nyo i-adjust yung preload nyo para hayahayang buhay. Mahabang swing arm, hindi katulad sa Trident na medyo maikli. Braking sa rear, naka 255mm single disc with single piston Nissin calipers with ABS na din. 17 inches alloy wheel. Sa mga nagsasabing, ay dapat spoke wheels na lang yung nilagay nila. Guys, just to remind you again, sport touring kasi to. Hindi talaga siya nasa adventure category. Stock tire, ginamitan nila to ng Michelin Road 5 180-55 dito sa rear at 120-70 naman sa harap. Alright, ano namang mga features ang maipagmamalaki ni Tiger Sport? Number 1 is the season slipper clutch, syempre. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, meron tong dalawang klaseng riding modes, road at rain. Traction control na pwede nyong patayin, naka-ride by wire, so sensor ang ginagamit niya imbes na cable, kung mapansin nyo. Ito po ang itsura niya. Self-canceling indicators at ABS. Okay, dahil medyo familiar na tayo sa bike, punta naman tayo sa first ride. Alright mga cutie pies, first ride tayo dito sa Triumph Tiger Sport 660. Ang adventure version ni Trident. Actually, meron ng mga aftermarket parts na in-install dito tulad nitong handguard. Itong tank pads, I think. Itong slider, frame slider. Dahil demo bike to, nilagyan nila ng frame sliders, radiator guard, mayroon ba wala. So, yun lang. Alam nyo kung anong kinaganda dito mga kidipais. Itong valve stem nya, naka 90 degrees na. So, madali nyong sasalpakan ng hangin itong mga gulong nyo. Wait, usog natin yung bike para makita nyo. Nasa ilalim eh. Yan yung itsura nya. So, mapapadali ang buhay nyo once na nagpapahangin kayo sa mga gasoline station. And also, nakalimutan ko sabihin kanina, naka-belly pan tong motor na to para kahit paano. Maganda tignan yung ilalim ni Tiger Sport, diba? Alright, mga cutie pies.
Oop. Okay, so as you can see, medyo tip-toe ako. Ngayon na lang ulit tayo naging tip-toe sa isang motor. So the seat height is 835 mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms at ganito po ang itsura sa akin ng motor na to. Yes, may kataasan siya. Hindi biro yung taas niya dahil medyo nasa adventure vibe tong motor na to. Ito ang kinaganda dito sa Triumph Trident. Mataas man siya, hindi man siya para sa mga average Filipino height. Triumph is also offering aftermarket seat para dito sa motor na to. So, meron tong mas mababang upuan. I think magiging less 25 mm yung height ng motor. From 835 magiging 810 mm na lang siya. So, okay na, 'di ba? Pandarin na natin. Ay. Ay mandar. O nga pala. Dito sa motor na to, hindi ko lang sure, also sa Trident ganito eh. Kapag bubuksan niyo yung bike, kailangan niyo pigain muna yung clutch. Kahit naka-neutral kasi to tulad nito, hindi siya mabubuksan niyo. Ayaw, di ba? So para mabuksan niyo siya or para mag-on yung makina, pigain niyo lang yung clutch habay on na ignition switch. Alright, ano bang mga dapat natin alamin? Traction control. Ito pala, mayroon tong shortcut para sa riding modes. The moment, medyo tuyo pa naman yung kalsada. Dito tayo sa road. Alright mga kitipais, tara na. Woo! Alright, tires for 660. Sobrang komportable ng motor na to, grabe. As you can see, in terms of ergonomics, kung makikita nyo yung positioning ng katawan ko, para akong sundalo. Sobrang upright ko dito sa motor na to. Napaka-upright ng body position ko. Pakiramdam ko, kaya kong mag-ride kahit isang buong linggo eh. Grabe no, isang buong linggo. Yung main seat niya, sobrang pakurba, kaya sobrang relax ng mga puwet ko. Kaya ergonomics, goods na goods to para sa mga taong mahilig sa mga long trips. 206 kilograms, napakagaan nun para sa isang middleweight na 3-cylinder. Grabe naman usok nito, saan galing to? May nagbabarbecue! 206 kilograms, pero ang gaan niya gamitin, ang gaan niya dalhin. At hindi lang yun. 3-cylinder pa to, guys, 3-cylinder. Ilan lang bang mga motorcycle manufacturer ang gumagawa nun? So kung gusto mo ng sound and power at the same time, eto na yun eh. Okay, so at 90 km per hour, ramdam na ramdam ko yung hangin hanggang dito sa leeg ko. Good thing, mataas yung windscreen natin, pwede siyang taasan. Yeah! So pwede mo siyang gamitin ng isang kamay lang habang nabiyahe kayo. Para lang kayo bumuhat ng patya ng tubig. As of now, hangin medyo nandito sa gitna ng helmet ko. Isang factor na rin siguro, medyo may katangkaran akong tao. Ito yung mga gusto ko sa mga 3-cylinder. Bibigyan ka ng power sa lahat ng rev range. Ang relax nito mga sirs, para tayong nasa monoblock. Siya pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, itong motor na gamit natin ngayon, meron ng kasamang quick shifter to. Pero by default, pure stock bike, once na bumili kayo sa Triumph, wala po siyang kasama ang quick shifter. So, hiwalay mo siyang bibilin. And sa mga nagtatanong kung meron bang phone connectivity to or heated grips or pwede mong makontrol yung GoPro nyo dito sa motor na to. Yes, pero katulad din ng mga quick shifter, kailangan siyang bilhin separately. Also, panniers. Kailangan nyo bilhin yung mga panniers nito. Panigurado ako, once na binili nito, hanapin yung mga panniers kasi eh, yun ang purpose mo eh, kaya mo binili ito eh, para mag long rides eh. Ganda ng power nito, my god! Approaching Tagaytay Station. Actually, napakabait ng response niya, ng throttle response niya. Sa Trident kasi, I find it medyo late yung response ng throttle, no? Ewan ko, dalawang Trident na subukan ko, ganun yung feeling ng throttle. Pero dito, responsive siya eh. Oh. Also, sa signal light, napakalambot din. Hindi ko mararamdaman na napindot mo siya dahil sobrang lambot niya. Sa pang napansin ko lang din, itong dash niya, napaka baba. Ewan ko, siguro matangkad lang ako, pero normally yung mata ko lang yung ginagalaw ko pag gusto kong tumingin sa dash eh. Pero dito kailangan ko yung muko. And also
dahil mataas yung windscreen and nakakapit lang siya dito sa maliit na stem ng plastic na to, and then direkta siya dun sa may dash natin. Medyo maalog siya, mapapansin nyo. Siguro dito sa footrest, dahil sport touring to, sana ginawa nilang rubber to. Ayan o, naka metal footrest to, metal foot peg. Siguro mas maganda kung rubber to, para once na nabasa yung sapatos nyo or naulan, hindi nadulas yung mga sapatos natin. Pero dahil naka 3-cylinder naman to, hindi siya ma-vibrate. Well, syempre hindi kasing smooth ang mga 4-cylinder, pero kumpara mo naman sa mga twin engines, mas kalmado to. Grabe yung torque nito. Yung power na hinahanap ko sa low RPM, nabibigay nitong motor na to eh. Sila idol, pabomba daw eh. Sarap gamitin ng quick shifter, oh. Guys, kung kukuha kayo ng mga motor from Triumph, it's better kung installan nyo siya ng quick shifter. Hindi mo man siya gagamitin for your everyday use, pero ang saya niya. Baka once na nakagamit kayo nito, hanap-hanapin nyo na sa mga kung ano-anong motor. Actually guys, itong motor na to is categorized as sports touring. Tulad sinabi ko sa inyo kanina, so hindi siya purong adventure, kasi ang purong adventure talaga, pag sinabi mong adventure, yun mga naka dual sport tire, medyo tame yung makina. Ito, naka Michelin Road 5 eh. So touring tire yon na maganda in dry and wet condition, pero hindi ganun kaganda ang performance sa mga malulubak and sa mga mabuhangin. For example, mag-offroad kayo, pwede yun siyang gamitin for occasional off-roading, pero purong off-roading, hindi siya advisable guys. Pusa, gala! In corners, napakaganda niyang gamitin din dahil magandang gulong natin. Hindi mo masyadong mararamdaman yung alog dito sa motor na to eh. Ang nakakaramdam nito yung dash natin, at maya pa yung alog. Ayan o, ayan na siya. Napakaliwanag talaga ng mga TFT display eh. Itong maganda sa mga ganitong klaseng display eh. Kahit tirik yung araw, kitang-kita mo kung ano yung mga nasa dash mo. So ito medyo may kaliitan siya, pero kahit papano nakikita ko yung mga indicator sa dash or kung ano man yung nakasulat sa dash. Braking setup, okay oh, kapit agad oh. Boom! Talking about fuel consumption, so ang fuel consumption po nito ay tumataging ting na 22 km per liter lang. Fuel tank capacity is 17 liters, which is sana ginawa nilang 19 liters para malaki-laki yung tank niya, kasi sport touring to. Madalas ang long ride nyo dito sa mga ganitong klase ng motor. Pero anyway, matipid naman yung motor, kaya win-win lang din. And para naman sa presyo niya na 555,000, para sa akin ba sulit na ba yon? Para sa akin, sobrang sulit na nun mga cutifies. Kasi ang mga main competitor nito, CB500X ng Honda, Kawasaki versus 650, Yamaha Tenere 700, yun yung mga competitor na tong motor na to eh. Pero ito naman, malakas-lakas na yung power nyo, yung horsepower nyo, and also yung torque. And also naka 3-cylinder kayo, maganda yung tunog. In only 555,000 pesos. Actually, ito yung pinakamurang sport touring bike galing Triumph. Dahil same engine lang din to ng Trident. Mas mahal nga lang to ng onti sa Trident. Dahil syempre, adventure bike to, may mga extra fairing kayong makukuha dito. Alright mga cutifies, final verdict tayo dito sa Tiger Sport. Naghahanap kayo ng sport touring bike, pero more on the adventure side. Masaya gamitin, good for long trips, lalong-lalo na kung gusto nyo talaga ng mga adventure bike, pero nasa budget category. Actually, hindi budget tong 555 eh. Kasi mahal talaga mga adventure bike mga cutifies. Yung ibang matataas na displacement, papalo na ng mga 800 pataas yan. Pero ito, 555, napakadaming features kayong makukuha galing Triumph. May riding modes, traction control, TFT display. The only downside for me, siguro yung dash. Napapapaan ako sa dash, and also, ayun o, mabibrate siya. Other than that, wala naman. Sobrang saya gamitin itong motor na to. Ah! Ito tayo dito sa glit. Ano kaya pakiramdam kapag naka-install yung
seat height na bababa dito sa motor na to, no? O, diba? Ang ganda niya tignan eh. Itong mukha niya, itong front end niya, parang flinat eh, oh. Pantay na pantay eh. Pero gusto ko yung hugis ng pababa niya dito. Napaka-sporty. So, yeah. Yan po ang review natin dito sa napakagandang sport touring bike na to galing Triumph, ang Tiger Sport 660. Bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang pasalamatan ng Triumph Philippines para dito sa pagpapa-experience dito sa napakagandang motor na to. Kay Sir Miguel of Head Marketing of Triumph Green Hills, napakabait ng mga staff dyan. And also kay Rainier. So marami pong salamat sa inyo. And also sa mga Kitipais natin dyan na patuloy pa rin sumusuporta dito sa channel natin at walang sawang nanonood sa mga pinagagawa natin tungkol sa mga kung ano-anong motor. Maraming pong salamat sa inyo. Ay na nga, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga contents, vlog, review sa mga kung ano-anong motor, huwag kayong mag-alala, nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba and let me know your thoughts dito sa Triumph Tiger Sport. Magmumuni-muni lang kami dito ni Tiger Sport at see you sa next content.